Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang dalawang malaking issue na kanila pong ibinabato sa magkabilang panig kay Main at kay Alden. Unahin po natin pag-uusapan dahil si Alden po yung huli nating napag-usapan nung una, no? Ito pong issue kay Main Mendoza. Kung saan pinalalabas nga po ng iba't ibang mga tabloid, no, na may sinabihang sakang ito pong si Main Mendoza na siya naman pong pinalalala nito pong mga nagpapanggap, no, ulitin ko lang po, itong mga nagpapanggap na fans niya raw. Kung saan may sinabihan daw po si Main Mendoza na sakang. Okay? Actually, sucks nga lang po yung sinabi. Parang, kung sa pagkakaintindi ko po, ang para po sa akin, ha, sakto lang. Yan yung gustong sabihin ni Main Mendoza. Pero iba po yung pagkakatake ng iba't ibang mga dyaryo dito. Lalong-lalo na po na mga fans kuno niya. Yan po yan, ano? Na ibinalita po ng Kami PH. Sabi ko nga dito sa page na ito, ang pagkakalat po ninyo ng ganyan ay maaari pong magresulta sa malawakang fake news na ipinakakalat ninyo. Okay? Pero mamaya, pag-usapan natin yan. At bukod nga riyan, pag-uusapan din po natin ito pong ginawa ni Alden Richards. Ano? Ano bang ginawa ni Alden Richards? Pinatay niya lang naman, ano? Pinatay niya lang naman lahat ng mga nagpipilit sa kanilang dalawa nitong si Catherine Bernardo para po dito sa gala night ng GMA. Kitang-kita niyo naman po, ano? Wala pong sakang na kasama si Alden Richards. At ngayon, bash ang kanyang inaabot. Ba't po siya binabash? Kasi wala raw pong konsiderasyon dito po kay sakang. Okay? Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Main at kay Alden, lagi po natin pag-uusapan ang mga bagay na yan, ano? At maraming salamat po sa pagsuporta ninyo kay Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. No? Thank you po. Diyan po ako proud na proud sa inyo. At narito nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina-kanina lang. Ano, unahin natin ang naging komento ni Miss Gina Torico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, tadda rin man nila ang katotohanan ay walang saysay. Nag-trending ba ang ginawa nila? Kabaligtaran ang nangyari. Still Aldab anniversary pa din ang trending. And for 10 consecutive years, Aldab pa din ang king and queen sa Twitter. Mr. Pinas, I know, alam mo kung ano na namang fake news ang sinabi ni Baligtad at ang pagbubuking daw ni Miles Ocampo about sa sex video ni Baligtad at May, ano? To the fandom, we are now in a technology world where deep fakes is everywhere and nonsense is deep within, you know? And I agree with you, Miss Gina Torico. Whatever happens, we know this technology, especially the AI, in the AI world, you know? Kaya ko nga pong palitan ng aking pagmumuka gamit ang AI. Kung halimbawa po, ipakikita ko sa inyo ang aking muka at papalitan ko ng muka ni Alden, po pwede yun. No? Pero yung boses ko, ganito rin. Actually, pwede pa nga rin baguhin ang boses, di ba? At mula mo naman po kay Miss Jinggig ba to? Kalinos? Ano? Sana nabasa ko po ng maayos. Pasensya na. Sabi niya rito, mga style nito mga mukhang pera, kung ano-anong kwentong hayop ka rin sa pera, no? Wala kang takot gumawa ng kwento para lang sa pera. Sana hindi kayo makarma sa pinagagagawa ninyo sa kapwa ninyo. Dahil sa pera, tandaan, ano? Ang pera na galing sa masama ay ang kukunin din sa masama, ano, na pera na galing sa pinaghirapan na ay lalago at dadami, ano, at dadami pa yan ang tandaan sa mga taong gumagawa ng masama dahil pera, no, may karma siguro naman ang mga anak din ninyo o baka sa iyo mismo tatama ang karma sa ibang paraan sana darating na ang taong ito, mga vlogger, ano, dahan-dahan sa paggamit, panggagamit, may karma yan. Well, ito po ay ginagawa na pong normal ng mga vlogger.
Ano, kung sino ka man, ano, ginagawa po ito ng mga vlogger, lalong-lalo na yung mga bumaligtad na. Okay? At lalong-lalo na yung mga nagpapakalat ng kung ano-anong fake news. Alam niyo naman ho tayo dito sa atin, di ba? Iko-confirmahin muna bago natin pag-uusapan. O di naman kaya, pinag-uusapan na ng iba, i-analyze natin para malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Diba? Mula naman po kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, congrats sa success ng 9th anniversary event. At ang pinaka sa lahat, ano, ay ang pagbati ng Fulgerson couple, ano, pinaramdam talaga nila ang love nila sa buong fandom no matter what, ano, nagawan pa rin nila ng paraan. Thank you so much Mr. and Mrs. Fulgerson. Kahit wala ang presence nila doon and we understand them both, ano, sa sitwasyon nila, sa selfish and greedy managements nila, and yes, Mr. Pinas, yun din ang wish ko sa kanila. Ang peace and freedom sana, ano, matapos na ang mga commitments ni Alden. Sa totoo lang, ano, secured na sila pareho. Any moment, pwede na nilang iwanan ng magulong showbiz, ano? Iba kasi talaga ang pribadong buhay. Truly private life is a happy life. Well, kay Alden po nagmula yan at kay Maine Mendoza po nagmula yan. Kung natatandaan po ninyo, kay Maine Mendoza, sa kanya po nagmula na kung siya ay magkakaroon ng karelasyon, itatago niya ito. Gagawin niyang privado. Siya pong nagsabi niyan. No? Nataliwas na nangyayari ngayon. Di ba? Pinalalabas po nila ngayon, ano, si Mina tsaka si Panot. Di ba? So, isinasa publiko po nila ito. Malayong malayo po dun sa mga sinabi ni Maine Mendoza. Di ba? And Alden Richards naman, sa kanya naman po nagmula na private life is a happy life. Sa kanya po nagmula yon. At isa nga po sa gusto nga rin ma-achieve ni Maine at saka ni Alden ay yung privacy na tinatawag. Diba? At ngayon, pag-usapan na nga natin, ano, kung ang nauna natin pinag-usapan noong nakaraan ay si Maine Mendoza, si Alden Richards. Now, let's talk about Maine Mendoza. Ano nga bang nangyari? Okay, ano nga ba yung nangyari dito, no? Dahil si Maine Mendoza po ay ginamit po nitong kami.com.ph na ito, no? Kung saan meron daw sinabi, no? Hindi po malinaw, ano? Pero ay po sa kanilang mga storya, ganun na rin po yung mga nagpapalala, ano? Itong mga kasama na po dito, yung mga fans ko, no? Ni Maine Mendoza na grabe raw, ano? Nagbigay daw po ng komento ng sakang, ano? Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, ang ibig po, ang napakasimple po na to, ang ibig sabihin lang po nito ay sakto lang. Kaya saks lang, ano? Pero hindi siya sakang. Nagkataon lang na marami pong tao ang tumatawag dito po kay Catherine Bernardo ng saks. Dahil nga po sakang, ano? Pero hindi ho gawain ni Maine Mendoza yung ganung bagay. Kaya itong kami PH na ito, hinay-hinay po, ano, sa pagpaparatang, dahil hindi ho kami papayag na gaganyan ninyo po ang isang Maine Mendoza. Diba? Hindi ho tayo papayag sa ganyan. At ito naman pong mga nagpapanggap na fans ko, no, ano, ay nako naman. Pakitantanan nyo po yung ganyang bagay dahil kami po yung numero uno na makakaaway po ninyo. Okay? Ikalawa, ito naman pong si Alden Richards. Bakit po siya pinuputakte ngayon ng mga pambubuli na po ang tawag natin dito, no, sa mga Katden fans na tinatawag nila? Yung mga fans si Catherine Bernardo. Bakit daw hindi man lang daw isinaalang-alang nitong si Alden Richards ang isang Catherine Bernardo na makaparis po niya, no, dito po sa gala night ng GMA. Kasi nagulat po sila, tagal lumabas ni Alden, may mga pasabi-sabi pa sila na syempre kasama nito si Catherine Bernardo kaya matagal talaga. Ngayon, ayan nga napahiya po sila, sama-sama po sila napahiya. 'Di ba? So ngayon, ganyan ang ngayon ginagawa nila kay Alden, kung ano-ano pong sinasabi nila. Matagal na po natin itong sinabi, bago pa man po ang yung pinakakalat po nila na si Catherine Bernardo daw ang makakasama nitong si Alden Richards sa gala night, 'di ba? Mariin po nating pinasabalian po 'yan. Sinabi ko na po sa inyo noon pa man, 'di ba? Sabi ko po sa inyo, hindi mangyayari 'yon. At hindi papayag ang isang Alden Richards, ano, na gano'n ang mangyari. So ngayon, ganyan na nga ang kinalabasan. Nagulat sila lahat na dumating si Alden, wala siyang kasama. Diba? Yung iba nga nagsabi, sa Sanyo Lopez kasama niyan, ganyan-ganyan. Hindi nga ho nagkatotoo.
Diba? Kasi nga po, hindi kayo naniwala doon sa mga una namin i-share sa inyo. So ngayon, ibabash nyo si Alden. Diba? Tapos ibabash nyo rin si Main. Nasabihan ka mong sakang. Eh, kayo ho yung gumagawa ng ganyang story, ah. Diba? So please stop it. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.